Ngayon naman po mga kapurundi, pag-usapan naman po natin ang patungkol sa paso o sa container na ating pagtataniman, lalo na nga po kung tayo ay nasa home and urban gardening, lalo po sa area po ng Metro Manila. So ngayon po kasi mga kapurundi, napakarami ng iba't ibang mga uri ng paso na lumalabas na siyang pinagtataniman po ng mga alaman. At kaya po yan, meron po tayong nabibili na may mga design, magandang mga paso na ginagamit sa ating mga alaman. At meron din naman din ngayon na iba't ibang magaganda rin na mga paso na may design na mga plastic. So pag-usapan po natin ito mga kapurundi. So isa po sa napakahalaga na dapat din po nating tandaan, dapat nating consider sa ating pag-aalaman, syempre, yung pong uri ng paso na ating gagamitin. Dahil lalo na kung yung ating mga halaman na itatanim, halimbawa po ay malalaking uri po ng halaman, hindi naman po yung pagtataniman na sukat ng paso kung itatanim po ninyo ay okra, hindi po kapareho ng dapat na pagtaniman ng pechay. Siyempre kung pechay po, kung mas maliit lang po yung pwedeng pagtaniman noon, yung pechay pwede po sa mas maliit na lagay. Pero siyempre yung maliit na pinagtaniman mo ng pechay, hindi mo naman pwedeng itanim doon yung okra. Mga kapurundi, lalo po yung okra, mga kapurundi, may mga kaibigan po kasi ako, nagtanim po sila ng okra sa lata o doon sa maliit na lagayan. Mga kapurundi, yung po kasing okra, lumalaki po ang puno niyan. Kaya syempre, dapat po natin i-consider na dapat malaki din po yung dapat na paso na ating gamitin. Depende po yan, lumalabas, depende sa uri ng halaman, kung gaano ba kalaki yung halaman na ating itatanim, doon sa kung gaano kalaki yung paso na ating dapat pagtaniman. Kaya dapat po mga kapromdi, aralin po natin, libada bigyan po tayo ng halaman, i-transplant po natin. So aralin po natin, alamin po natin gaano ba kalaki itong halaman ito, gaano ba ito lumalaki, para mas mapaghandaan po natin siya ng mas tama niyang alagayan. So isa pa po mga kapromdi, nakasanayan na din po kasi natin, lalo nagtitipid tayo, yung pagtatanim po ng mga halaman sa mga lata ng gatas na pinaglumaan or pinaggamitan, okay naman yun mga kapromdi. Pero I suggest kung inyo pong lugar ay nasisikatan ng araw ng buo, mula umaga hanggang hapon ay direktang nasisigatan ng araw, hindi ko po masyadong inirekomenda na kayo po ay magtanim doon sa mga lata. Dahil yan po mga kapromdi, maliban doon sa direktang sikat ng araw na init na napoproduce sa ating halaman, nakakadagdag pa kapag lata. Para po kasing ano po yan, metal. Kaya yung init po noon parang nadodoble, na maari pong makasuffocate, maaring makasira doon sa ating halaman, maari pong matuyo yung ugat. Ganon din mga kapromdi, okay din naman yung mga nabibili po ngayon, may design, nakakatuwa nga, maganda po na mga yari po sa semento. Okay po yun mga kapromdi, pero same setup kung kayo po ang inyong lugar ay direkta na talagang nasisikatan po ng araw mula umagang hapon, siguro ay suggest kung magtatanim kayo, mas piliin nyo po yung mas malaki para yung init po, dahil semento rin po yon, yung init po na pinoproduce po ng sikat ng araw ay maari din pong makaapekto o makasira doon sa ating mga halaman. Kaya napakahalaga mga kapromdi na yung pong mga bagay po na yan ay ma-consider po natin. At isa rin po siguro sa masasuggest ko, mas okay pa rin kung hindi naman po palipat-lipat ang inyong mga halaman dun lang sa isang lugar, hindi nyo naman po binabago-bago, ay suggest ano pa rin po, mas maganda pa rin po yung paso na gawa po sa clay o gawa po sa puti, kasi medyo mas malamig po siya mga kapurundi sa ating mga halaman. Ganun din po yung mga plastic po na paso o lagayan ng mga halaman, container, pwede rin po yon mga kapurundi, mas hindi po makakainit po yun, lalo pagka talagang tag-araw at napaka-trick na trick ang sikat ng araw, hindi po masyadong maganda kung yung lata ang ating pagtataniman. So yun mga kapurundi, sana po ay naintindihan po natin, sana po ay kahit pa paano meron po ako na i-share sa inyo dito po sa pagpili pa lang nung pong container or nung paso na paglalagyan po natin ng ating halaman. Yan po ay napakahalaga na aralin natin kung anong klase po ba ang halaman. Kagaya po ito, isang sample lang po, last na mga kapromdi. Meron akong kaibigan, nagchat sa akin, sinend niya sa akin yung picture ng okra niya. Sabi niya, tol, bakit ganito? Hindi lumalaki. Yung pagtingin ko dun sa picture ng ano niya, ng okra niya, maganda naman yung paso na pinagtaniman niya, malaki. Ang problema, yung okra,
nakatanim dun sa gitna. Tapos dun sa paligid ng okra, sa isang paso, may mga kasama pa na mga iba pang mga halaman, ay di nagkaagaw-agawan na po sila ng nutrients. Doon ay ang okra po, mga kapuram din na po, pakitake note nyo po, malakas po yan. Isa yan sa malakas mag-absorb ng nutrients sa lupa. Kaya kung itatanim nyo yan sa paso, siguraduhin po natin na malaki yung paso na ating gagamitin para meron po siyang sapat na espasyo yung ugat, makahingang mabuti para lumaki siya ng maganda at mas maraming nutrients na makuha po yung okra natin o yung iba pang mga halaman na lumalaki kagaya po ng talong at iba pa. So hanggang dyan mga kapuramdi, sana po kahit papaano ay may na-share po ako sa inyo. Salamat po.